Director at talaga namang bigay na bigay lahat ang kanyang ginawa sa bawat eksena dito. Ika nga, nahirapan siya ng todo, pero bawat eksena naman, makabagbag sa mga. Pero, ang gusto kong panoorin nyo ay ang mga artista na ginampanan ang kanilang rolyong mabibigat. Kahit napakabigat ng kanilang rolyo, masaya nilang ginawa ang kanilang role dito sa pelikula ng Child Out. Tayo na po at silipin natin on one-on-one talk with the cast of Child Out. Kilala bilang isang premiadong direktor sa mundo ng telebisyon. Kinilala ang kanyang husay at galing sa paggawa ng maraming pelikula, MTV shoot at iba pang mga napapanood natin sa Kapuso Network. Yan si Louie Ignacio. Bakit kayo kalbo? Uso yan dito eh. Ang pangit naman. At ngayon, ay isa siya sa naging instrumento ng Panginoon upang mapaganda at mabigyang pag-asa na isang pelikula ang bawat buhay ng mga anak ko sa Child House. At ito ang pelikula, The Child House. Yan po si Direk Louie Ignacio. Napakagaling na direktor, napakasayang direktor, at talaga namang bigay na bigay lahat ang kanyang ginawa sa bawat eksena dito. Ika nga, nahirapan siya ng todo, pero bawat eksena naman, makabagbag ng namin. Pero, ang gusto kong panoorin nyo ay ang mga artista na ginampanan ang kanilang role yung mabibigat. Masaya nilang ginawa ang kanilang role dito sa pelikula ng Child Out. Tayo na po at silipin natin on one-on-one talk with the cast of Child Out. Mahagandahan mga kapuso, kanina po ay kausap po natin ang mga producer and the people behind the movie of Child House. Ngayon naman po, makakasama natin ang nagsiganap ng mga artista. Walang iba, unang-unang napagaling na actress, si Ina Peleo. At kasama natin si Vincent, at si Erica, at si Felicia. Magandang umaga sa inyo, guys. Pag-usapan naman natin, ikaw napakagaling mo artista. Nanggaling sa tatay mo, Janet Delgado, Loris Gillian, hindi lang magaling na artista, napakagaling pang director. You know, I'm a number one fan of your mom. Okay, tell her that. Because every acting that she does before, I make it a point that I watch her. Such a very effective actress. And so is your father. How is it to follow in their footsteps? Siyempre po, medyo may konting pressure talaga. Okay. Hindi matatanggal kasi kung hindi man galing sa kanila, galing doon sa mga tao sa industriya. Syempre, kasi alam ng mga tao, alam nila na napakagaling na actress, napakagaling na actor. That's it. Paano nila tinatanong sa iyo yan? Hindi naman, pero minsan pabiro, sabi nila, nako, hindi na kailangan ng actors ko yan, anak ni ano yan. Talaga? Parang, minsan, as a And joke, how does it feel? How does it feel? Eh, parang tatanggapin mo na lang yung, kumbaga, meron ganong expectation, may ganong pressure. Pero, kumbaga, ako, naniniwala ako na baka nasa dugo, pero kailangan mo rin talagang aralin. Yes. Kasi talaga nung nag-start ako, na walang workshop, talagang hindi ko alam paano umiyak, hindi siya, syempre, kailangan mo din talagang skill siya na kailangan mong pag-aralan. At pag-usaya. Nung tinanggap mo ba itong Child House, kinento mo sa nanay mo? Mm-hmm. Anong sabi mo sa kanya? Sinabi ko na, ayun nga, gagawa ko movie ng Child House. At that time, so doon ko palang re-research ano ba yung Child House. Doon ko lang nalaman na meron pala talaga tayong ganun. Mm-hmm. And yun, kinakwento ko sa kanya. Ano syempre siya niya? Naman, pag-usayan mo, ganun. Sabi niya, ikaw man Vincent. Bading ang role mo dito, di ba? Sa Child House, na may sakit na cancer. How does it, madali bang gampanan ang role ng isang bading? Ano po, pag first time mo po, medyo mahirapan ka. Pero pag sa mga unang eksena mo na kinukunan, medyo mahiya ka pa po kasi hindi ka pa sanay. Pero kapag, yun po, pag nasanay ka na... But you know, I watch you on the trailer. Natural na natural ka. Akala ko bading ka talaga eh. Especially na nag-shoot tayo, remember? Akala ko talaga bading ka, you know? Akala ko bading ka. Paano mo na immerse yung sarili mo doon sa role na yun? Yung ano po, sinusunod ko lang po yung sinasabi ni Direk. Tsaka yung mga, iniisip ko yung mga kaibigan ko na bading. Okay. Anak, Erica, ano yung role mo dito?
Role ko po is parang nagpapanggap po ako ng mayaman. Okay. Tapos parang famous po ako doon. Parang idol na idol po ako ni Samantha doon. Kasi po, okay, mayaman po ako. Kaya pala po, nagpapanggap lang po ako. Okay. Tapos medyo maarte na, ew, anong ba yan? Parang gano'n. Tapos may sakit ka pang cancer. Opo. Ano ang paano mo dinala yung nag-aarte ka doon tapos may sakit kang cancer? Kasi para bang madadala ka ng sakit mo eh, tapos mag-inarte ka pa, parang hirap gawin. Paano mo ginawa yun? Nakikinig na lang po kay Direk. Okay. Tapos kailangan po talaga, basahin po talaga yung script para malaman niyo po kung anong klaseng karakter yung gagampanan niyo. Oh, Felicia, ikaw naman. Ano ang role mo dito? Ako po si Sarah. Ako po yung pinakayang nanakay niya dito. Okay. Tapos po, inaalagaan po ako ni Lola. Na Lola mo. Alam mo, Ina, I just saw the trailer. Nung face-to-face silang dalawa ng Lola niya, I cried. Sabi mo sa Lola mo na, makakalbo din ba ako, di ba? Tapos ang sabi ng Lola mo sa'yo, pag nakalbo ka, magpapakalbo din ako. Ayaw ko po makalbo. Hayaan mo, pag nakalbo ka, papakalbo rin ako. Dalawa na tayo. Di ba? I cried on that scene because, you know, here comes a grandmother's love sa apo niya. Na willing siyang gawin ang lahat. Huwag lang mapil ng apo niya na outcast. You know? How is it working with the kids na alam mo, parang kalbo sila at napatakdo mo pa? Nakakabigla. Minsan pagpasok ko sa cell, parang... Akala mo totoo may cancer sila? Minsan napapatarong ako na ano ba talaga sila? Kasi yung mga iba natin kasama mga artist na talagang nakashave. Oo. So, parang nakaka... Parang may feeling talaga. O, syempre may awa. Kaya nakakaawa. Pero ang nakakatuwa din sa mga to, talagang ang sasaya nila sa cell. As in, non-stop yung kanilang oras. Ina, same thing in child house. Yeah, if you go to child house, you will not see the children very pathetic. Kasi when you go to other hospital, you will see, maaawa ka sa mga bata. Pag nasa child house ka, there are more than 30 children, all with cancer. Pero masaya sila, matataba, tapos may mga takipang mukha, tapos kalbo sila, di ba? Pero nagsasayawan, nagkakantahan. Parang walang mga sakit. Yung tingin mo sa kanila, nung ginagampan nila yung mga role, how was it? Yun, sabi ko, kumukuha nila. I felt like kahit yung, lalo na yung anak ko, si Terry, wala siya dito ngayon, okay. Si Terry Malvar. Ang galing na artista talaga ng bata. Kasi, ano ba naman yung dugo nyo? Hindi ba pwedeng itapoy ng dugo nyo at masaling naman lang kami? Magaling siya. Talaga? Yung the girl who plays yung anak ko doon. Talagang... Yung bang very subtle siya, yun nga na, sa scene naman, as far as the scenes, yung eksena na parang magkatabi kami, tapos yung sabi niya sa akin na, Ma, bukas ano, magpunta ka sa mall lang. Tapos bakit? Tapos, wala lang, mag-mall ka. Parang kumbaga para malibang. Sobrang, yun yung pinaka-favorite kong scene na sinulat for our, yung relationship namin. Kasi yung feeling na, yung bata, yung nakikita niya na nahihirapan yung nanay. Pero kumbaga, hindi siya dramatic, hindi siya wala nang iyak. Para bang? Walang... Para bang mag-relax ka naman. Mag-relax ka. Oo, parang ganyan. Hindi ka naman kailangan dito, parang gano'n. Pero yung... Siya pa nag-intindi sa'yo. Ganda. Diba siya ang may sakit, siya nag-intindi sa'yo. Oh guys, kayo, pag nakakita kayo ngayon ng mga bata ng cancer, ano ang sasabihin? Ano po siguro? Tapangan po nila yung loob nila, lumaban sila kasi... Laging may pag-asa? Laging may pag-asa, hindi nawalan, basta buhay ka pa. Okay. Ano? Ako po is, kung may buhay ka pa po, huwag niyo pong sayangan na parang mamamatay na po ako. Huwag niyo po yung isipin kasi po, mangyayari po talaga yon. Isipin niyo na lang po na buhay pa po ako, pwede pa po akong lumaro, pwede pa po akong sumaya. Yun po, para... Kaling naman tumabat ang tuwina, no? My God! Natatanalim, ha? O tapos? Tapos po, isipin niyo lang po na nandyan pa po kayo sa planet. Wala po kayo sa langit. Buhay pa. Papa, lumaban pa. Lumaban pa po sa sakit. Okay. Oh, Felicia, ikaw, pag nakakita ka ng batang may cancer, ano ang sasabihin mo? Sabihin ka po maging brave po sila. Enjoy po nila yung life nila hanggang... Andito pa po sila. Sa mundo.
Tapos po, sabihin po nila, pati po magsayawan, mag-enjoy po sila. Kahit po may sakit po sila. Pwede pang mag-enjoy. Kumbaga, malayo pang end of the world, di ba? Oh my God, oh, inabi. Kumbiday mo na ate mga kapuso out there. Oh, mga kapuso, please, please supportahan nyo sana yung pelikula namin na Child House. Sigurado na may inspire kayo dito at lalambot ang mga puso niyo sa mga bata na nasa Child House. Ang galing ng director nyo, oh my God. You know, I've seen how Direk Louie directs. Oh my God, fantastic person. Describe to me in one word, what is your director doing? One word. Fiery. Fiery. Malupit. Malupit. Funny. Funny. Very good. Very good. Yan po ang director nila si Louie Ignacio. Fiery, magaling, at Diyos ko po mga kapuso. Pantayan niyo po, ito po ang pelikula na hihipo at hihipuin na inyong puso para tayong lahat ay mabaging mabait para sa ibang tao.